Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, ako po ulit ito, si Randall, isa sa mga masugid niyong tagahanga. Kuya E, bilib po ako sa inyo dahil sa dedikasyon at tibay, dahil kahit ilang beses na po kayong nawawala ng channel at hindi pa rin po kayo sumusuko, bagkos muli kayong bumabangon at mas natututo. Oo Kuya E, hindi ka din namin masisisi kung minsan ay parang nawawala kayo dahil nakakalungkot at nakakapanghinayang naman talaga. Basta Kuya E, stay strong lang po lagi at be positive. Anyways Kuya E, meron po akong muling gustong ibahagi na kwento sa inyo na karanasan ko po na hindi ko akalain na mangyayari sa akin. Mga bagay na hindi ko akalain na magagawa ko at isang tao na hindi ko batid na makikita ko in person. Kasalukuyan po ay meron po akong nililigawan, Kuya E, at gay po siya. 2 years ago na po nung nagkakilala po kami sa Facebook at bilang magkaibigan, may nabuo na po na pagkagusto ako sa kanya. At alam ko po sa sarili ko na straight ako at hindi po talaga ako attracted sa lalaki. Pero sa pagkagusto na yun, muli ko pong kinwestiyon ang sarili ko. Kung talaga po bang straight ako? Pero Kuya E, hindi po sa kanya iikot ang kwento na ito, kundi po sa naging kaibigan ko po na isang YouTube content creator na itago po natin sa pangalang Enzo. Si Enzo Kuya E ay moreno, 5'9 ang height at guwapings din, tulad ko. Aksidente ko na na-discover ang channel niya dahil na rin siguro sa related ang content niya sa mga pinapanood ko, which is mga traveling, gala-gala, mga ganun. At nawili po akong panoorin ang mga vlogs niya. Hindi man po siya ganun kasikat tulad ng ibang mga vlogger is siya po ang idol na idol ko dahil na rin po sa dawi po siyang magsalita, sa sense of humor na mature at kwela. Pero alam mong mapupulutan mo po ng aral. Una ko po siyang nakausap 4 years ago noong na-shoutout niya ako at sinubukan ko na mag-message sa kanya. Pagbabaka sa aling muli akong mapansin or ma-replyan ulit. Don't get me wrong Kuya E, hindi ko po siya gusto romantically. Idol ko lang po talaga si Enzo. At sa araw din na yon ay nag-reply po siya. Sobrang tuwa ko po noon at sobrang tuwa at napakwento po ako sa kanya ng kung ano-ano at hindi ko rin po akalain na magtatagal ang usapan namin. Masaya po akong kausap si Enzo, Kuya E, dahil napakamakwento niya lalo na sa call. Tumagal pa po ang pag-uusap namin na yun hanggang sa naging magkaibigan kami at nag-open up na rin ng mga problema sa isa't isa, mga malulungkot na alaala, mga struggle sa buhay. Nakinig ako sa lahat ng yun at ginawa ko ang makakaya ko para i-cheer up ko siya. Hindi ko akalain Kuya E na yung sobrang positive na taong si Enzo na kilala ko ay may mga mabibigat palang pinagdaraanan sa kanyang buhay. Nagtuloy-tuloy pa yon ng ilang buwan hanggang sa hindi na ako makapag-message sa kanya dahil na rin sa pagiging busy sa pag-aaral ko. Isang taon rin na wala kaming pakiramdaman. At nito lang pong March ay muli akong nag-message sa kanya Kuya E at kinamusta ko siya. Okay naman ako, ikaw ba? Sagot at balik na tanong niya sa akin. Okay lang din ako, pasensya na kung natagalan ako bago ulit nagparamdam. Naging busy na kasi ako dahil sa school. Paumanhin ko sa kanya, ayos lang yun. Alam ko din naman na busy ka na kaya hindi na muna kita iniistorbo, sagot naman ni Enzo sa akin. Tumagal pa ang pag-uusap namin at hanggang ngayon ay kwela pa rin naman siya. Parang meron lang ako napansin na kakaiba na hindi ko mawari kung ano. Isang araw na na-mention ko kay Enzo na magbabakasyon ako sa Manila pagkatapos ng graduation ko at ay agad siya na nagyaya na mag-meet daw kami. At aaminin ko Kuya E, natuwa naman ako sa paanyaya ni Enzo. Dahil Kuya E, dati pa lang gusto ko na pong ma-meet si Enzo.
Kaya pumayag ako. Pero pag nagkita tayo, hindi ko mapigilan ang sarili ko ha. Follow up na sagot sa akin ni Enzo. Ha? Anong ibig mong sabihin na hindi mo mapigilan ang sarili mo? Pagtataka kong tanong sa kanya na hindi ko mapigilan ang sarili ko na halikan ka o mayakap ka. Sobra akong nagulat sa sinabi ni Enzo, Kuya E. Ilang beses kong inisip kung totoo ba yung mga narinig ko at totoo ba yung nangyayari. Muli ko siyang tinanong, seryoso ka ba sa sinasabi mo or prank lang to? Gusto mo ba ako? Simula pa nung una tayong magkausap, Randall, may naramdaman na ako sa'yo. Pero ayoko lang ipahalata sa'yo. Sagot nito sa akin. Sobra akong na-overwhelmed sa mga sinabi ni Enzo sa akin, Kuya E, at hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil yung iniidolo ko ay may nararamdaman pala sa akin. Oo. Oo, malulungkot dahil sa meron akong nililigawan. Ayos lang kung hindi mo ko gustuhin, alam ko naman na may nililigawan ka. Sabi sa akin ni Enzo, hindi ko alam ang sasagot ko sa sinabi niya na yon, kaya nanahimik na lang ako. Inaya niya po ako, Kuya E, kung pwede daw na may mangyari sa amin. Sana po ay huwag niyo po akong husgahan. Pero pumayag po ako sa gusto ni Enzo. Hindi ko rin po alam kung bakit. Medyo nagigilty po ako, pero meron din sa loob-loob ko na gusto ko rin. Fast forward sa araw ng pagkikita namin ni Enzo. Maaga pa ay nagprepare na po ako na maligo. 8 a.m. pa lang, nakabihis na ako at hinintay ko na lang po ang go signal ni Enzo para bumiyahe dahil ayaw naman niya daw ako na paghintayin ng matagal since malayo po yung lugar niya. Siguro matagal po yung kanyang biyahe na halos tatagal din ng 3 oras. Pero dahil bored na rin ako sa bahay at ayaw ko na magstay pa, nag-commute na rin po ako ng maaga papunta po ng Quiapo Church kung saan kami magmi-meet ni Enzo. Naglakad-lakad muna ako sa mall ng Quiapo habang naghihintay. Makalipas ang 1 oras na paghihintay, nag-message si Enzo. Alis ka na dyan, hotel. Sa hotel site tayo papuntang Quiapo Church, room 202. Akala ko pa noon kikitain niya ako sa mall at naglakad-lakad kami. Pero nakapag-check-in na pala siya. Sa malamig ang loko. Pagkarating na pagkarating, pinuntahan ko yung hotel na minessage niya sa akin at pumasok. Nung nasa counter pa lang ako at doon, pa lamang ako tinabla ng kaba at pagka-excite. Gayong nasa 2nd palapag na nga si Enzo. Noon nang na-confirm na ang room ni Enzo ay tumungo na ako sa room na sinabi niya sa akin. Mas lalo pa akong kinabahan nung nasa harapan na ako ng pinto. Hindi ko alam kung kailan ako kakatok pero ginawa ko na. Kinakabahan ako na kumatok at isang segundo lang ay bumukas ang pinto. Nagulat ako, Kuya E. Malaking tao po si Enzo at long-haired siya. Hindi ko inaasahan at mas pogi sa personal. Dagdag pa yung magandang boses niya na sobrang mature ang datingan. Nakasando ito at nakashorts. Randall, pasok ka. Paanyaya niya sa akin. Hindi ko alam kung paano pa ako sasagot. Kaya nagpasalamat naman ako at pumasok. Umupo ako sa kamat na nahimik at tinignan ko na lamang si Enzo. Tumabi siya sa akin at nagtanong, ano, kumusta? Ayos ka lang? Oo, ayos lang ako, medyo kinakabahan lang dahil first ko rin na makita ka at makapasok sa ganito. Sagot ko naman, huwag kang kabahan, ako lang to. Isa pa akong bahala sa iyo, sabi niya sa akin at maya-maya ay humiga na siya sa kama at pinasunod niya ako. Tara, cuddle. Paanyaya nito na may ngiti. Bago para sa akin ang mga ganitong eksena, Kuya E, lalo na at sa kapwa lalaki ko gagawin. Kaya sobrang naiilang pa ako. Pero sumunod na rin ako at pinahiga niya ako sa braso niya at agad niya akong niyakap. Niyakap ko rin siya. Saglit kaming nanahimik. At maya-maya, Kuya E, ay tinitigan niya ako. Tinignan ko rin siya sa mata pero naiilang pa rin ako at nandun pa rin yung hiya sa akin kaya napapabaling ako ng tingin. At nagulat ako sa sunod na kinilos ni Enzo. Bigla niyang inabot ang aking labi at marahan akong hinalikan.
Medyo nang laki ang mata ko nung time na yun kasi first time ko na humalik noon at sa lalaki pa. At mas naging wild pa ang paghalik niya sa akin hanggang sa naglaro na rin sa aking loob ng bibig ang kanyang dila na pilit na pumapasok. Binuka ko ang aking bibig at hinayaan si Enzo na trumabaho. Matagal-tagal kaming naghalikan at umibabaw ako sa kanya. Habang ginagawa namin yun hanggang sa muli, niya akong pahigain at hubarin ang aking kasuotan. Romansahin ang katawan. Simula leeg hanggang dibdib. Marahan akong napaungol dahil sa pagginagawa niya sa aking nipples at pagdila. Hanggang sa mas mumbaba pa siya, kuya iya at tumungo sa tiyan ko at pati ang aking kusod. May halong kiliti at tasarap ang bawat hagod ng dila ni Enzo at medyo narelax ako sa ginagawa niya. Mas bumaba pa siya at sinimulan na ngang tanggalin ang pambaba at lantakan ang dapat lantakan, kuya E. Na hindi ganun naman kahaba pero masasabi na mataba naman at malaki rin ang ulo. Masarap lumantak si Enzo, kuya E. Hindi ako makapaniwala na yung taong sobra kong hinahangaan is nilalantakan na ako ngayon. Tumagal pa ang paglantak niya sa akin at nasarapan din ako sa ginagawa niya. Hanggang sa nagsabi siyang muli na ikaw naman. Muli siyang humiga at muli akong umibabaw sa kanya at tinanggal ang kanyang damit. Kagaya ng ginawa niya sa akin, ginawa ko rin kung ano yung ginawa niyang romansa. Katawan, leeg, nipples at naririnig ko yung kanyang mahinang ungol. Tanda na nasasarapan siya. Hanggang sa mas bumaba pa ako sa kanyang hinaharap o sa paps at tumingin ako sa kanya at tinanong ko si Enzo, gawin ko rin ba? Tumango ito at pumikit. Dahan-dahan kong tinanggal ang short at brief at tumambad sa akin ng hindi rin ganun kalakihan pero may katabaan. Eto nag-precam na. Hindi ko talaga alam, kuya E, kung gagawin ko ba talagang lantakan yun. Dahil first time ko at nandidiri pa ako. Pero dahil sa ayaw ko na biguin si Enzo, pinilit kong lantakan ang kanyang paps na naka 7 minutes din na nilalantakan siya. Hanggang sa nag-request siya. Randal, pwede mo bang upuan? Hindi ako agad nakasagot dahil nagdadalawang isip ako at natatakot dahil alam ko na masakit yung request niya. But in the end, pumayag at nagreply ng sarili. Nagready ng sarili at nilawayan ang aking likuran at muling ginawa yung pag-upo kay Enzo. Nakatingin lang si Enzo sa akin. Nahalata mo sa mata niya na nasasarapan. Hinawakan ko ang kanyang paps at dahan-dahan na umupo dito. Kasabay ng pag-enter ng kanyang paps, ang ulo ay dama ko yung sakit na parabang may napupunit sa akin. Na kalooban. Napaungol sa sakit at sandaling tumigil sa pagpasok para palipasin ang sakit. Hanggang sa nagtagumpay na nga ang kabuoang paps ni Enzo. Hinawakan ni Enzo ang bewang ko at inalalayan ako sa pagtaas-baba. Habang tumatagal ay napapalitan ang sakit na naramdaman ko ng ginhawa at sarap. Hindi ko akalain na magagawa ko ito. Maya-maya pa inagsalita si Enzo na nalalapit na raw siya kaya tinhinugot na niya at sumabog na nga ang bulkan. Pagkatapos noon, muli kaming nagyakap at muli niya akong hinalikan at gumanti ako ng halik sa kanya. First time ko na humalik at magpapasok Enzo. Sabi ko sa kanya, so maswerte ko naman pala na ako yung first kiss mo at umuna sa'yo. Hindi tulad kanina na nahihiya at nailang ako, mas gumaan ang pakiramdam ko kay Enzo at napatagal ang aming kwentuhan habang magkayakap at maya-maya rin ang mga panako ng mga halik nito. Sa huling oras namin sa hotel ay sinulit namin muli. Nilantakan ng paps ko at nag-request na kung pwede niya na kainin daw ang aking gatas at yun nga ang kanyang ginawa. Nagkaroon pa kami ng round 2. Bago kami maligo at magbihis, bago kami magpaalam ay kumain muna kami sa malapit na restaurant at muli nagkwentuhan. Pag-uwi ko ay muli akong nag-message kay Enzo at nagpasalamat sa kanya at dahil parang namimiss ko rin agad si Enzo.
Alam ko, mali na ginawa namin yon dahil may minamahal na po ako. Pero somehow, Kuya E, na-enjoy at sumaya po ako na nakakasama ko po siya at nagkaroon po ng bond sa amin. At unexpected din po ang mga new experience na pinaranas niya sa akin. Sana po ay huwag niyo po akong husgahan, Kuya E. Sana po maitampok niyo itong story ko at Kuya E, hanggang ngayon po ay naguguluhan pa rin ako sa sarili ko. Sana ay mabigyan niyo po ako ng komento patungkol dito. Dito na po, nagtatapos ang aking kwento. At siguro, meron pang susunod. Hanggang dito na lamang, nagmamahal, Randall. No, well, sabi ko nga dito no, sa ating dear Kuya E, wala naman tayong panghusga. No, marahil yung pakikipagkita mo dun sa nakilala mo na vlogger ay sigurado lamang na siguro nga talagang na-excite ka dahil idolo mo siya, no? At yun, nagulat ka rin sa mga mga nangyari sa inyo, no, ng iyong iniidolo. At sana, no, halimbawa sa mga susunod, dahil sabi mo kasi may relasyon ka na, no, huwag ka na sanang muli pa, halimbawa ay maghanap pa ng iba, no. Siguro pwede rin naman na halimbawa doon na lang sa pagkakataong yon, tapusin mo na lang yung ganung pangyayari kung talagang seryoso ka naman talaga dun sa minamahal mo, no. Siguro yung nangyayari sa iyo, nandun ka pa rin talaga sa curiosity stage, no, na parang ano ba, hindi mo ba pwedeng tanggapin sa sarili mo na hindi ka straight, dahil unang-una syempre alam ko dati, sabi mo yung sa story mo, meron yung una mong story, 'di ba, meron kang naging girlfriend, oh, tapos ayun. Kumbaga, tapos ngayon naman sa gay ka nagkagusto. So, masasabi natin na hindi ka straight. So, 'yun. Dapat siguro yung pagtanggap lamang sa iyong sarili, no, ang sabi nga nila, magpapalaya at magpapaluwag ng iyong kalooban. By the way, Randall, maraming salamat muli sa iyong letter at muli po. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.